8 inches across ang laki nitong aking ghost plant. Siguro ito ang pinakamalaki kong ghost plant. Pero just to make sure na this is the biggest nga, dadaling ko kayo dun sa harapan na marami akong ghost plant. Hello there! My name is Liz, a self-confessed succulent addict. Welcome to my channel, Growing Succulents. Ito po ang aking pinakamaraming ghost plant. Pag sinabi ko pong pinakamarami, kasi ito po yung start ng aking ghost plant. Nag-umpisa po ako sa isa. Iisa lang ang binili ko 5 years ago. At ngayon, ang dami-dami na nila. So, meron ako sa loob, pero mostly nilalagay ko ito sa garden. So, ito pong ghost plant na ito, napakadaling itanim. Madaling tumubo. So, ang ginagawa ko po dito, normally, is kung gusto ko po siyang itanim sa ibang areas ng aking garden, ang ginagawa ko lang po, ganito. So, tatanggalin ko lang yan. Ito pa, sandali, taka. Pag medyo mahaba na siya, kasi ganyan, no, humahaba na, nagiging legging na. So, gusto ko, pinuputol ko para yung... Parang yung mga maliliit na nasa likod, may space sila para tumubo sa harapan. So, ito dito, okay lang ito. Pero ito dito, ayan, nagiging leggy siya. Tanggalin ko ito, ha? Ayan. So, pag hindi siya naaarawan o hindi siya exposed sa araw, mas leggy siya. Tapos, pag exposed sa araw, mas compact. So, ito, nakikita mo dito, mas compact siya. Kumbaga, ito, dito siya, no? Asa na isa medyo maganda. Pili tayo ng maganda. Ito ang compact na ghost plant. Ayan, nakita niyo ang difference, diba? So, ito medyo malaki. Tapos yan, maliit lang siya kasi matanda na yan. So, ngayon, ang maganda dito is i-break natin, ano? Ayan. Oo, ganda niya, oh. Kita mo. Okay. So, ito pa isa. Break natin. Ito rin, nagiging leggy. Break natin din. Ngayon, ang kagandahan... ng pag binibreak na ganyan, ito, parang isang paraan ng propagate yan. Kasi minsan, naglalabasan yung mga baby sa stem. Pero anyway, nandito na tayo, might as well break all of this. Okay, ayan. Ayan, no, kasi ayoko yung nagle-leggy siya. Tapos natatamaan sa cactus, o diba? So ngayon, ito ngayon, pagtatanim nito, pwede nyo itanim sa dahon. So, ito pa ibang ghost plant ko dito. Oh, ayan, no, medyo malaki siya pero maliit pa rin kumpara dun sa nasa likod, nasa harapan po ako ngayon, ano. Ilalagay ko lang yan dyan. Pag nakalimutan ko, tutubo lang po yan. Okay, ganyan. Kunin pa natin yung iba. Ito po, welcome po sa aking work in progress na garden. So, ito, ang laki-laki. Hindi ko po alam kung anong pangalan yan. So, ang tawag ko lang po dyan is Andromeda. Pero I think, parang another version ng Opalina yan. So, but anyway, meron akong paso dito na tinaniman ko ng, ano ba to, imbrikata dati. Ngayon, tinamaan ng frost. Kasi yung imbrikatang nilagay ko, hindi pa na-acclimatize. So, yung lupa, okay pa rin. Itong ating mga ghost plant na na-harvest, ilalagay ko lang siya dyan. So, dadagdagan ko ng lupa yan later on. Pero for the meantime, itong leggy na to, okay, ikakalat ko lang yan dito. Okay? So, kumbaga, ilalagay ko lang yan dyan. Ito, konting hukay lang. Tapos, dyan ka lang. Oopsie. Isusuksok ko lang po ito dito. Kasi may space, ano? Ang problema lang po niyan is tatakpan niya yung mga ibang tanim. Kaya ilalagay ko siya dito kasi itong si Andromeda. Andromeda lang po ang pangalan ko diyan, ha, kasi kailangan bigyan ko ng pangalan, kung hindi ko alam kung ano yung mga nasa tanim ko. So anyway, ayan, o di ba? Ganyan lang po pag tanim niyan, easy lang, tutubo po 'yan. O sige, takpan natin ng bato. Ayan, tutubo na po 'yan. Ganyan lang po kadali. Ngayon pakita ko sa inyo yung iba kong ghost plant. Ito po ang isa sa mga pinakamatanda kong ghost plant na nasa paso. So itong ghost plant na to, nag-umpisa din lang ako po dito, isang tanim din lang. So ngayon, kumapal na siya.
Eh, ito, nag-sprawl. O parang kumakalat lang siya. O ayan, o. Kita nyo yung ugat. So, may sa loob, ayan, ito. Parang ganyan, matatanggal yung dahon. Tapos ginagawa ko, tinatapon ko lang na ganun. Yung isa may nahulog pa dito, kunin na natin. So, kung isusokso ko lang po yan sa mga tabi-tabi, tutubo na po iyan. Dito sa Australia yan, walang masyadong nagpapansin yan kasi napakadali pong tumubo. Tapos ngayon, kung dito po kayo sa Canberra o sa mga areas around the world na meron kayong frost, parang zone 9, ang ghost plant po is frost hardy. So far, minus 11 ang na-experience sa mga ito. Pero hindi po sila na frostbite. Kumbaga, hindi sila naapektuhan ng lamig o ng init. Kasi kahit na exposed siya sa araw, nabubuhay siya. So kung meron kayong ghost plant, itatanim nyo po sa loob ng bahay, kailangan i-provide nyo sila ng maraming light. Kung hindi, magiging leggy sila kagaya ng isang pinakita ko sa inyo. Ayaw nila kumbaga sa madilim. Gusto nila bright light, saka yan ang dahilan minsan, kumbaga, namamatay ang ghost plant nyo. Karamihan ng mga tanim na napakadaling itubo o itanim, mabilis tumubo, pag pinamper nyo, mas lalo silang namamatay. Ito po is mas ghostly na plant, pero hindi po yan ghost plant. Yan po siya ay Graptivaria tricolor. Pero kung titingnan po natin, mas ghost plant looking po ang tricolor. O, diba? Mas ghostly looking siya kumpara sa ating ghost plant dito. Ang ghost plant natin mukhang dilaw. Pero still, pretty pa rin siya, diba? O, ito pa po. Another ghost plant. Andito. Pinagsusukso ko lang po yan dyan, kung saan-saan. Tutubo lang po sila. So, 5 years ago, nag-umpisa ako. So, ngayon, ang dami na. Siguro, daan-daan na sila.